Isang team sa Red muna. Oo. Bakit Red muna? Bakit hindi pwede yung Blue muna? Muna mag-suicide. Hindi. Kumbaga, ang dinig na kasi nila, unang namaday, unang nagka-score yung War Gods. Ah, so kailangan talaga, ano, okay. Parang yun ang gusto nila ipakita. Tapos, next naman. Next naman yung Blue team naman. Sabi ni Clover, just para mainis, murahin si Jabby. Hindi ako nadadaan sa ganyan. Maraming players ang nagmumura laban sa akin. Hindi ako nadadaan sa kanya. Kilala niyo naman ako. Sino Jabby, maraming tao doon sa chat. Mainis siya. Gusto ko, maiinis lang ako pag dumami yung tao dyan sa live, sa chat natin. Tsaka yung mga viewers natin. So, start na tayo. Ito naman tayo sa team playing. Istro na lang kasi. Pwede ba yun? Istro na lang? For this game, Istro. Pwede rin LWP. Ah, pero LWP. Oo. So ito, pinasok nila kaagad yung B-side, which is napatay nila si Nebu. Nebu, nakapatay si... Wait, para double KO pa rin yun. Kasi napatay ni Nebu si Alleviate ng Nade. So ito, nagpa-plant na po si H2K. Pumapwesto na po yung mga players ng Istro. Ayan. So nakita nyo, nakapag-plant na, pwestuhan na lang. So si Truly from Elway, napatayin niya si Tet Malupet. So ito si MRBN. Pumunta malapit sa site. So ayan, pumasok si Joms. Nag-switch si Bonafide ng pistol, kaya siya napatay. So ayan, so na-wipe nila yung Istro, then 13 seconds remaining. Ito ang oras dito sa trivia lang. Pag wala kang demolition kit or defusing kit, mas matagal. Ang max nun, 7 seconds. Pero pag meron ka... So, yun. Yun nga, nasan na ba ako? Yung, wala ako. Yung defuse kit. Defuse kit, pag walang defuse kit, max na yung... 7 seconds. Pag 7 seconds, nakapag-diffuse ka, madi-diffuse mo yun. Pero pag less than 7 seconds, nag-diffuse ka, sasabog na yun. Pero pag may defusing kit ka, 5 seconds ang maximum. Pwede. Worth it. Worth it naman. Mura lang naman. 2 seconds na yung delay na. Well, hindi lang tayo defuse kit meron. Yun nga, meron akong sinasabing demolition kit. Yung mapapabilis yung pag-plant mo. So both are worth it. Kasi crucial yung dalawang defusing and planting. So kumbaga, kumbaga, lalo na yung demolition nga, magagamit mo yun mostly dun sa station map. Nakita mo naman yung position ng A-side dun, diba? So, magagamit mo siya dun. So, dito tayo kay Spaz. Tingnan natin kung gaano kagaling mag-sniper to si Spaz. So, ayan na. Nakapasok na po ang Istro sa B-side. So, ayun, nabisip-silip. Ayun, may nag-jump dun. Parang nag-view lang kung may tao sa L-way. So, actually, dalawa sila sa L-way. At wala yatang tao sa UT. Wala yatang pumupunta sa UT na nasa War Gods. So, nag-grenade dito si Spaz. Nag-nade dun sa 30. Ito tinatawag nila 30 yung banda dun eh. So, ayan, may lumabas. Bumaba, bumalik ulit. Nakapasok na si Tet, pero bumalik. Yung pala, nice. Nagpapabait lang siya. Para lumabas. Lumabas si Spaz. Okay, ganun pala. Ang galing. Ang galing ng discarding ginawa ng Istro dito. Mr. Bean? O nga, ano pang pangabasa? Mr. Bean? Mr. Bean. Sige, sabi nga, Mr. Bean. Mr. Bean na nito ngayon. So, napag-plot si Bonafide dito. So, dalawa sila magkasama sa isang spot. Patay ni Truly si Bonafide, pero si Tet at si Bedic tanjan pa. Tandaan nyo, tatlo pa sila. So, tabla po ang yung tabla po yung score nila for this match. So, tingnan naman natin si Tet. Yeah, Tet Malupet. Oh, last. Last week, napalo din namin. Malupet din eh. Oo, si Tet. Naglaro yan sa Istro, ka-team nila J-Mau. Eh, yun nga, si Bonafide, ito bago lang to. Bagong members. Bago nilang member. Pati ito si Alleviate. Si H2K, si Tet, mga player yan ng Istro talaga. So, yan po. Pumuposisyon po ang team Istro dito. So, tingnan natin kung paano sila papasok sa bomb site. So, dalawa po ang bomb site A and B. So, tatlo po yung nakapuesto sa mid. Dalawa po nasa control room. So, palagi ko baka A site to. Pero hindi natin masasabi kasi pwede mag-adjust yung dalawa sa control room papuntang mid to kabilang site. So,
marami tayong adjustment na pwedeng gawin sa position nila. Oh, tsaka remember, crucial tong particular round na to kasi sino makaka-win dito, sa kanilang momentum eh. Oo. Dali-diretso na. Oo. So crucial to. So, kumbaga, ang sa War Gods kasi wala silang kahirap-hirap muna sa ngayon. Kumbaga, kampante kasi defending position sila. Na, ano yun, smoke and ano ba yun? Pero tingnan natin, kumbaga, midway pa din naman para mabutas yung defense nila. So, tingnan natin kung paano nila bubutasin yun. So, tatlo na sila, nag-a-advance. Actually, apat sila dyan, pumasok na. Ayan na, pumasok na po ang Istro. Ayan, napatay nila yung tatlong nagde-defend doon. At hindi pala, si Spas buhay pa, ang sniper. So umikot, pinatay. So 2 versus 2. Si Joms, napatay niya si Tet. At, one and one. Tingnan natin, op, 5 bullets. Ay, ang galing. Pumulot siya ng SIG. Galing. Para magkaroon ng additional bullet. So, 3-2, lumamang po Istro dito. Isipin nyo guys ha, this is against War Gods. Oh. A very formidable team. Ang galing nung ginawa ni, sino ba yun? Si Bedik, si Bedik. Yung discarding ha, di ba paubos na yung bala niya. Imbis na mag-reload, tapon pumulot niya. Na lang siya ng tama. Iba. Galing, pwede. Tawag ng presence of mind. Oo, ang galing nung ginawa. Pero pinasok, nakapasok na ang Istro sa B-side. I don't think B-side to. Sa mid pala. So, si Bonafide nag-isa, it's 2 versus 1. Si Nebu, nakadalawang patay doon. Si H2K at si Alleviate yung napatay niya. So, ito, sabi nga ni Spaz, lamang sila. So, pwede pa silang humabol, pwede pa tumabla. Tingnan natin ang mangyayari, is this a clutch para kay Bonafide? Or, oh, I think, hindi siya clutch. So, napatay siya ni Jom. So, all three. So, palit na to, ito na. Naisip ko karina, no? What if bumulot siya ng barrel, tas wala rin bala? Kumbaga do or die na rin yung ginawa niya na yun eh. Pero okay naman, diba? At least sinuwerte. Sinuwerte. Sinuwerte sa pulot. Yun. Taka kay Mr. Bean. Buti ka mo, may bala yung sig na napulot niya. At ready na agad. Ready na, 20 pa yung nakikita ko eh. Kaya yun yung from 5 na sa FAMAS, 20 pa yung napulot niyang sig eh. Swerte niya. Kalain mo yun. So ito nga, switch side na tayo. Istro naman po ang nasa defending position while War Gods ang nasa attack position. So, kumbaga, andito sila. 3 sa nasa control room and 2 sumilip sa vent. Yung isa nag-axe throw sa medyo stairs ng mid. Papuntang UT. So, nag-smoke. I don't think kung nag-fake sila or papasok sila, parang nag-smoke lang sila doon. Paano kaya yun? Smoke lang sila for what? Pwede. Baka pang-fake lang siguro. Siguro. Para maging aware. Para mag-adjust yung dalawang team or ibang members dun sa ibang position. Well, anyway, nandito sila sa mid. Apat na nasa mid. Yung isa nasa long A. So, yun. Paano kaya nila papasukin to? Yan, kanagapan. Tumapa. So, pare-pare silang naka-Kelly. Ay, hindi. Nakasakura to. So, pumasok. Nakatoka na yan eh. J-Base. Nakatoka na yan. Pag pumasok tayo na side na to, Kung saan kaharap. Alam na nila yung gagawin. Mm. Kung nakita mo kanina, dalawa lang yung nag-spread. Parang nag-spread sila talaga, no? Apat sila eh. So, eto, Mr. Bean and Joms na lang po natin tira. Si Joms ay nasa A side banda, at si Mr. Bean nandiyo sa may mid. So, dalawa nagde-defend sa A, while sa B side, is isa lang na nagde-defend. So, paano kaya nila gagawin to? Na tatlo pa yung natitira. So ayan, mukhang may makakatapat na si Mr. Bean. Ayan na, si Medic. So 2v2 na to. Napitas niya. So pupunta siya ng B-site, which is hindi niya alam na may tao pala doon. Hindi niya alam na nandun. Sino ba to? So ayan, sinisilip niya. Yun nga lang, nasa likod niya si Bon. Nandun sa masyado. Ganun din ang nangyari dito. Hindi alam ni H2K na nasa likod niya si Joms. So 1v1 to. Pero remember guys, it's 18 seconds yun, kaya buti nag-plant lang siya. Umabot ng plant. Ayan yung sinasabi kong naka-demolition kit. Mabilis siya mag-plant. Tapos tago ka na. So tingnan natin kung paano yung pwesto ni Joms dito. Or paano gagawin ni Bonafide ang pagpasok para mapatay niya si Joms. Kasi itong sa stairs na to, medyo mahirap pumasok niyan eh. Kung ako yan, iikot pa ako. Oh. Pero yung oras na siya, ayun o. So, okay, Joms na. So, War Gods, 4-3. So, lumalamang na po ang War Gods. So, switch na to, no? Di kanina pa nag-switch. Ah, kanina mo pa nag-switch? Dito tayo kay Truly. Oh, dito naman tayo sa kabila. Okay, dito tayo kay H2K.
H2K na na-backstab kanina ni Joms. So, ayan, sumilip sa vent. Tinignan kung may tao sa CR. Wala. Sabi nga pala ni AJS Swag, hindi lang Mr. Binan, Marvin daw yun. Ah, Marvin! Sorry, sorry. Ang basa kasi sa MR, Mr. Tapos yung letters ni Mr. Bean is 4 lang. Hindi, tapos para mas pa. Cool ka mas Mr. Bean eh. If I mas cool dyan eh, di ba? Gawin mo nilang Mr. Bean. Oo. Well, anyway, eto na. Napasok na po ng War Gods yung B-side, which is kinulang ng defense yung Istro. So, lumamang po sila ulit sa round na to. 3-5. Tumawa lang ako at nakascore na agad. Oo nga eh. sa tingin ko, nirush to ng ano. Nirush to ng Team War Gods para makapasok. Sorry, so, Marvin, Mr. Bean ka nila. Mr. Bean, dun na kami nasanay, Mr. Bean. Anyway, eto, si Truly bumabalik at pumunta siya sa office. So, ano kayang gagawin nila dito? So, yun. Kunti good pa. News. 94,000 na raw? 94,000? Kunti pa. Para magubad ako rito. Ay, ako. 200,000 ang gusto ko. Magubad ako rito. Yan. Sayo pa yan. Pero, sige. Ano ba? 94? Pag umabot ng 100, magbibigay ako ng dalawang 7 days pa muna. Ayun! Bago tayo mag-finals. Yes! Yun. Pampagana. Nyo ng 100. Pampagana. After yung finals. Ah, no 30 days? Pwede. Oh, permanent ko na kaya. Pwede rin. Hindi, pero 30 days lang muna. Pero pag nainis talaga ako, permanent, sige. Hindi nyo. Pero dalawang 7 days na muna ang ibibigay ko. Abangan nyo yung 30 days mamaya. So, sa ngayon, 3-5 ang score. Medyo bawas na si Spaz at Truly. Ano kayang ginawa nila doon? I think na nakasalo yata sila ng nade or nadaplisan sila ng sniper sa vent. Mukha nga. So, ganun yung nangyari. So, bumalik sila dito. Ano ba to? Akala nila siguro kung umiikot? Or sige, punta sila office. So, parang ang plano nila dito, parang babalik sila sa base. Then, go to mid. Ah, hindi. Go to okay, office para diretso sa B site. Kasi nag-fake na dun sila sa kabila. Kung napapansin mo, Jay Blaze, yung kanina tumatakbo sila. Hindi sila rinig dun sa range na yun. So, pwede sila tumakbo. Oo. Kasi may range lang yung sounds ng footstep. Pero ito, tingin ko tumakbo na sila. Pinush na nila. Which is dalawa yung magbabantay. I think, ang plano nila dito, magra-rush yung nasa B para ma-distract yung nasa A at papasok yung nasa A. Ayan, si Mr. B nila natitira. Aso nga lang, mali yung move nila doon. So, nagkamali sila. So, si Mr. B na lang natitira. Is this a clutch or a break? So, last two rounds na lang. Maubos na yan, Marvin ka, magiging Marvin ka ulit. Oo. Oh. Pag naubos ba yan, Marvin na itatawag namin sa'yo. Pero pag hindi, Mr. Bean na. Pero, one down, op! Mr. Bean ka. Mr. Bean talaga. Mr. Bean talaga. So, 4-5, mahabol lang Istro. Two rounds na lang po makuha ng War Gods, sila na po ang mag-a-advance at makakalaban ng Evil Geniuses sa finals. Mag-aantay na yun. Oo, parang nagpapa-ano na yun. Kumbaga, ang tawag dito, nagwa-warm up na. Yes. So, tingnan natin kung makukuha nga ng War Gods to kasi umahabol lang Istro eh. Siyempre, hindi sila papayag. Siyempre naman. Hindi sila papayag na magpatalo. Oo, hindi pwede. Oo, kaya nga, tulad ng sinabi ko kanina, last chance na po ito para sa mga players natin dito sa NCR. Oo. Last leg na namin to sa NCR. So, yung susunod na mga leg namin is, Visayas and Mindanao na banda. So, kailangan nilang makuha itong slot na to. Kumbaga, ito yung last opportunity nila. Ayan na, so pumasok, nabawasan si Tet, napatay si Spaz. So it's 4 versus 3. Sorry, nabubulol. Pero naubos, napatay dito si Bonafide ni Truly. 2 versus 4. So, Mr. Bean! Masakit tong Mr. Bean na to. So 1 versus 4. Diba meron Mr. Bean's coffee? Oo, yung Bean. Oh. Kaya ka natawag na Mr. Bean. So, sabi nga ni Spaz, ingat, taguan nyo lang. Kasi nakapag-plant na kayo. Isa na lang yung kalaban nyo, mapitas pa kayong apat, di ba? Ayan, tulad ng sinasabi ko, munti kang pa. Di ba? So, Medic, naubos siya yung dalawa, pero nandun si Truly para mag-support. So, last one na to for Team War Gods. Tingnan natin kung sino manalo. So, dito tayo kay... kayo na pala. Tapos na kay Ted, kay Medic, kay Bonafide tayo.
Bonafide na nasa B side pero parang ang boring dito sa side nito. Pero okay na yan, sige. Ayan, so nagbato smoke ng flash na. Ng smoke. Saan ba okay mag-smoke? Ayan, sa side yun, yung time na yun. Yung sumang ganyan talaga, entry points. Kasi yung way, anong tawag dun? Yung way mismo, mabablock eh. Mm. So, malalaman mo kung lalabas or hindi. So, tingnan natin, dalawa sila ni Tet Malupit nagde-defend ng B-side. So, ang nagde-defend sa mid is isa lang, so dalawa sa A, tama ba? Tama. Oo, tama. You are correct. Mm. So, at tingnan natin kung paano discard din ng War Gods dito. Para makuha na nila yung slot for the finals at makalaban ng Evil Geniuses. Wow, parang magkakatapat ang Evil Geniuses at War Gods dito. Ah. Pero kung pumayag si Istro. Kung babae, oh. Kung papayag ang Istro. Oo. Oh. Tingnan natin. Humihigo pa raw sila ngayon eh. Oo. Inistro pa raw nila humihigo lahat. Oo. Ano ba to? Yung straw na Istro or yung tali? Ano ba yung tali? Dalawa kasi. It's either tali or yung straw na ano eh. So, ano na ba nangyari sa mga viewers natin dyan? Kamusta kayo dyan? Gusto nyo ba ng 30 days? Mukhang natutuwa sila kay Mr. Bean, yun. Oo. Gusto nyo ba ng dalawang 7 days? So, ito, pinasok na ng War Gods. Patay si Mr. Bean, pero may backup doon si Mr. Bean. Kailangan si Mr. Bean yung pinipoint out, eh. No? So, 2 versus 1, si Joms versus Bedik and H2K. Si H2K na nasa A-site piyata or mid. Pero I think nasa mid. So, pinatay siya ni Roms. Pero si Joms dito, Joms pala, hindi Roms. So, bawas dito. So, ang alam ni Bedik na sa UT siya. So, syempre, i-re-report ni H2K kung saan siya pupunta. Pero pwede yan mag-fake or hindi eh. Kakaalaman na. Tingnan natin. Ito na. Oy! So, mahabol pa, Istro. Hindi sila papayag na matuloy ang naudot na laban ng Evil Geniuses at War Gods. Tignan mo naman sa ating Twitter page natin, no? Mr. Bean is God. Mr. Bean tayo. Itaka Mr. Bean. So, eto nakikita nyo, nag-rush po ulit ang War Gods sa B-side. Pero, na-contra ni Bonafide yung isa doon. Yun nga, isa lang yung napitas niya. Pero, yun nga, na-wipe pa rin sila no Istro. Pero na-wipe ng War Gods ang Istro. Well, dalawa na lang natira. 3 versus 2. Napatay nila isa. Napatay nila si Bedik. So, tingnan lang ang gagawin ni Mr. Bean. Baka naman nakalabot yung teddy bear niya. Baka yung teddy bear mo nakalabot. So, nag-smoke siya doon para makapag-push si, sino ba? Yung isang kasama niya to plant the bomb. Si Joms. Ayan. Nag-smoke siya doon sa Elway para makapag-plant si Joms. So, ayan. Pumesto na si Joms sa may gilid. Ay, Mr. So, si Ted, I think random shot lang yon. Yo, so pasok na ang War Gods sa finals. Nice. 7-5, yan po. So nanalo po ang War Gods sa round na to. Sila po ang makakatapat ng Evil